Paalala lang, kapag may mga input pins tayo, such as push button, di ba, dalawang variable ang kailangan mong gawin. Yung variable kung saan nakalagay ang isang input component, such as push button, at isang lalagyan ng kung saan mag-hold ng state ng push button, such as button state. So kung may mga input pins tayo, dalawa yung kailangan mong gawing variable. Yung pin kung saan nakakonect, yung circuit component, at yung variable na mag-hold ng state ng pin na yun. Tapos, punta naman tayo dito sa serial print. Bali, meron tayong dalawang syntax, serial print at serial print ln. So, bali yung syntax, di ba, serial dot print, tapos open parenthesis, quotation, insert message, then quotation, close parenthesis. So, piniprint na ito yung message na nasa loob ng quotation papunta doon sa serial monitor ng Arduino IDE. Ang pinagkaiba naman nung serial print ln, bali, meron siyang line break. So, tignan natin yung pagkakaiba niyang dalawa. Bali ngayon, nandito tayo sa program natin, di ba? Yung Hello Peter ulit. Tapos try natin siyang i-upload at tignan sa serial monitor. Mapapansin natin, yung serial print natin, walang ln. So, ibig sabihin, walang line break. Yung wala yung enter, ibig sabihin, di ba, yung Hello Peter na susunod, hindi manggagaling sa baba. Manggagaling sa gilid lahat. So, tignan natin dito sa serial monitor. Ayan, kita na natin yung Hello Peter. So, pagilid siya. Since walang ln, walang line break. Hindi lang yun. Dapat coordinated yung baud rate natin. Di ba? Serial begin, 9,600. So, dito, 9,600 din. Pag binago natin to, naku, malamang magiging in-check yung itsura niyan or whatever. Ayan, di ba? Kung ano-anong mga character yung lumalabas. So, make sure na parehas yung serial begin tapos sa nakalagay dito sa baud rate dito. Ngayon, gawin natin, i-edit natin ito at lagyan natin ng ln. Katulad ng ginawa natin doon sa naunang activity natin sa serial communication, di ba? Kung saan nagkakaroon ng line break. So, i-upload natin ulit at tingnan natin mangyayari sa serial monitor. Ayan, nagbago na siya, di ba? So, may line break na after the other. So, yan yung pinakaiba ng serial print at serial print ln. So, pakitandaan din, di ba? Yung sa ginawa natin, meron pa tayong extra variable parati sa mga input natin na kung saan itong variable na to, siya yung mag-hold ng state ng pin. At doon tayo gumawa ng argument doon sa naunang video, di ba? Yung if button state is high, kasi siya yung container eh, na naghahawak ng estado ng pin or kung paano nasisense yung pin.